and ready to ride. Riders, bago tayo mag-start, ipasyal ko muna kayo dito sa bagong bukas na Premio Motorcycle dito po sa Barangay Sampaloc, Pagsanghan, Laguna. Nagbukas lang po sila last November. Napansin ko na antiting motor na hinahanap natin, kaya dinamantala na natin. Although naka-reserve na po yung motorsiklo na yon, buti pinagbigyan tayo na ma-review. Okay, madali lang po makita itong Premio na motorcycle. Dito po sa Rizal Street, Barangay Sampaloc, Pagsanghan, Laguna, bago dumating po ng Arco or makalagpas po ng Aresa Pagsanghan. Ayan, nandito po sila sa right side pag galing po kayo ng Aresa. Nga pala mga ka-riders, ito pong Premio ay kapartner din ng Des Marketing. So alam naman natin, mura sila magbigay pagdating sa installment basis. At ang maganda po rito, available sa kanila yung Big Four dahil naka-multi na nga po sila na andito sigurado ang Honda, Yamaha, Kawasaki at Suzuki. Ayan, makikita natin yung mga naka-display na motorsiklo dito. Okay, ayun po yung ating re-review, nasa bandang gitna. So ngayon, papakita ko muna po sa inyo yung mga available na unit dito. Ayan. Mga pan-tricycle po. Ayan, YKX125. CT100cc ng Kawasaki. And then ito, Suzuki Smash na kulay gray. Ayan, 115cc. Okay, siguro gagawa natin ng bukod na vlog itong price update dito po sa Premio. Dahil napakarami po nilang magagandang at quality na unit dito. Bubukod natin. Ayan, meron dito ang MT15, Sniper 155. Wala pa po yung Sniper na ABS version. Ayan, dami po rito. Aerox, NMAX. Ayan, saka mga TC. Click, ayan. At saka PCX. Click, 160. Then may Borgman dun sa dulo. And then yung pa sa likod, ang dami PCX po. So dito sa harapan, kadalasan po, ayan. Aerox, Mio Gear, matibang kulay. Mio Gravis version 2. And then ito yung Mio Sol I 125. Iba't ibang kulay din. And then ito yung Mio Patio nila. And then dito sa kabila, Honda RS 125. And then yung special edition ng Honda Beat. Iba't ibang kulay. And then ito yung unang version ng Honda Click 160. Okay, dito na tayo mag-focus sa Honda Winner X Racing Edition. Okay, yun nga pong tatlong variant na i-review na natin, yung standard version, and then yung ABS premium version, and then ito na yung last na variant niya, itong Honda Winner X ABS Racing. Nga pala mga ka-riders, isang kulay lang po ang available dito sa ABS Racing version. Ito pong Infinity Red. Combined lang po siya ng decals na kulay blue, white, at saka black. Okay, magkakaiba po ng decals yung tatlong variant, pero ito pong premium at racing variant, sila lamang po yung naka-ABS, at yung standard version po, wala po siyang ABS. Ago, pansin pa rin po talaga sa akin itong kanyang DRL na parang pangil dito sa kanyang headlight. Ayan, split type na po ang kanyang headlight na naka-full LED. And then medyo bluish po yung kanyang DRL. And then sa turning signals niya, ito maganda, medyo naka-alsa siya, madali makita. Naka-LED rin po siya. And then sa kanya naman pong decals, ito meron siya ritong brand name sa unahan. Dito po sa left side, Winner X. Ayan, combine po ng red, blue at saka white. Then syempre black. Pero ang main color po talaga niya ay red. Okay, dito po sa side profile, yung kanyang brand name na Honda. Ito po ang logo. And then sa kanyang specifications, liquid cooled dual overhead cam. And then ito, maganda sa kanya yung emblem ng Winner X. Naka-chrome na po siya, and then embossed dito po sa bandang likod.
natin, talagang pang-racing po ang tema nitong motorsiklo na to. Makapansin nyo yung kanyang aerodynamics na forma. Talagang almost patulis po siya. Hanggang dito po sa kanyang tail. Para siyang buntot dito na matulis. Ayan yung kanyang brand na Honda. And then siyempre naka full LED na rin po ang kanyang tail light, turning signals at saka stop light. And then buti po, matte black yung kulay ng kanyang grabbar, hindi glossy. Kasi kadalasan po pag glossy, medyo madulas po yan. So dito, kahit putol po siya, okay lang dahil naka-curve naman yung kanyang grabbar. Maganda ang kapit natin dito, kahit medyo dumula, sasangga pa rin. Okay, pareho po sila ng gulong dun sa ABS Premium na may brand po na Changshin Tire. And then of course, tubeless na po ang gulong na to, 120x70x17. At then ayan yung naka-gold po yung kanyang mag wheels. And then of course, naka single piece dito po sa likod. Single piston caliper. And then wala po siyang ABS ha, sa likod, nasa harap po. Then napansin ko, correct me if I'm wrong mga riders, sa parang mas malaki po yung butas ng kanyang barrel dito sa kanyang muffler. Then, ganun din yung kanyang shape, parang triangle. And then naka-plastic po yung kanyang heat guard. And then dito po sa footrest ng ating back rider, wala pong rubber pero pure alloy po yung kanyang material. Pero ito dito sa rider na footrest, ayan, foldable din po siya, and then may rubber naman. Kahit naka-alloy na po ang kanyang footrest. And then same lang din po ng engine oil capacity dun sa mga naunang variant. 1.3 liter din po ang kanyang engine oil. And then ngayon ko na napansin ang angas ng kanyang decals or sticker dito sa ilalim mo. And then dito naman po sa front tire, same lang din po ng size sa mga naunang variant, 90x80x17. And then single disc na mayroon pong ABS. Ayan, nasa front po ang kanyang ABS. And then single piston caliper na naka telescopic fork na front suspension. And then of course manual transmission po. And then 6-speed constant mesh ang Honda Winner X ABS Racing. And then ito po sa kanyang gear shift pattern, 1 down 5 up. Pure digital po sa kanyang instrument panel. Maganda po sa kanya, hindi siya masyadong malaki. Tama lang yung size niya, medyo pa rectangle po. Hindi tayo masyadong ma-attract sa malaking instrument panel. Nakakaagaw attention po kasi kapag ganon. Okay, dito po yung dalawang button na select set pag mag-adjust po tayo ng mga indicators. And then sa baba po, ayan, nandito po yung kanyang sign ng temperature, high beam, low beam, turning signal, check engine sign, neutral sign, at saka yung kanyang sign po ng ABS. And then napaka-comfortable po gamitin yung kanyang clutch. Malambot din po siya. And then sa kanyang handle grip, okay, tama lang din naman po, average lang yung kanyang grip. And then dito po yung kanyang high beam, low beam na may kasama pong passing light. And then horn sa gitna, then turning signal sa pinakailalim. And then dito po sa kabila, nagsosolo lang po yung kanyang electric starter push button. And then gagaya po dun sa ABS Premium version, ay meron na rin po silang charging port na built-in na USB ready na. Ang wala lang po talagang charging port, yung standard version. And then dito po sa kabila, ayan, nakakilos na po ang kanyang ignition. So, di-remote na po ang ating Winner X 150 ABS Racing. And then ito po yung kanyang button ng upuan. Check nga natin. Ayan, bukas na. Okay, meron pong 4.5 liters na fuel tank capacity ang Winner X 150 ABS Racing. And then sa fuel consumption po, pare-pareho po yung tatlong variant. Nasa 52.3 kilometers per 1 liter. And then syempre sa top speed, ganun din po sa manufacturer's claim, 146 kilometers per hour. Okay, meron po siyang maximum power na 11.5 kilowatts at 9,000 RPM. And then 13.5 Nm of torque at 7,000 RPM. Meron po siyang curb weight na 122 kilos. And then sa kanya naman pong ground clearance, nasa 151 mm. Then seat height naman po, 795 mm. 4-stroke, 4-valve, dual overhead cam, liquid cooled sa kanyang cooling system. Then fuel injected po sa kanyang fuel supply system, 149.6cc displacement, and then 6-speed manual transmission. Okay, nandito po si Ma'am Janaysia. Ma'am, good morning po. Morning. Clerk po siya dito sa Premio Pagsanghan. Ma'am, tanong ko lang po, magkano po sa spot cash ang ating Winner X ABS Racing? Sir, ang spot cash niya po ay 131,300 po. So,
pag sa ano naman po, sa installment po, ang minimum down po natin ay 9,900 po. Tapos 9,900. Okay. Then po sa 1 year po ang magi-monthly po natin, po ang minimum down po natin ay 9,900 ay 12,805 naman po. Okay. Pag sa 2 years naman po, sir, ay 7,555. Okay. Then sa 3 years po ay 1,805 po. Ma'am, included na po ba doon yung insurance niya? Yes, or sir. Pati yung ano, ma'am? Registration sa LTO. Ah, kasama na po siya. Years na po siya, sir. Then, ma'am, ano-ano po mga previous niyo? Previous po na kasama niya po ay jersey, full face po na helmet, saka po yung plate registration. Okay. And then, ma'am, requirements po? Requirements na po namin sa application po. Saka po billing, sige, receipt okay po, na. Saka po 2x2 picture po. Tapos, fill up po muna ng application. Ma'am, co-maker hindi natin. Hindi din po na co-maker. Ah, kailangan ng co-maker. Okay. Kung interesado, mapunta na lang po kayo dito po sa aming branch po, sa Premier Pagsanghan Multi-Branch Mall, located po dito sa Sampalukan, Pagsanghan, Laguna. So, mga busy naman po, pwede po busy tayo ng FB account po namin na Premier Pagsanghan. Pwede niyo po kami tawagan or i-text sa number po namin na 0998-841-3817. Comment po kami po yung Monday to Saturday po, 8:30 to 5:30 po. Maraming salamat. Okay, ma'am. Good morning. Okay.